Nang ikalawang araw, ginawa ng Diyos Ama ang langit at ang lupa. Sa parehong araw, ginawa rin ng Diyos Ama ang mga anghel at arkanghel, pati na ang mga cherubim. Ang mga nilalang na ito ay mananahan sa kalangitan. Ang mga kilalang anghel na si Gabriel at Michael ay kabilang sa mga kahanga-hanga na nilalang na ito. Ngunit may isa na talaga namang katangi-tangi at talaga naman na nakabibighani. Tinawag siya sa pangalan na si Lucifer. Bukod sa ganda, ay katangi-tangi rin ang talento na mayroon siya. Isa siya sa pinaka-kapitagang likha ng Diyos Ama. Sa dami ng kanyang mga kakayahan o marahil dahil doon, nagsimula ito na makaramdam ng pagmamalaki. Dahan-dahan doon nagmula ang pagiging ito na arugante. Sa tingin nito ay siya ay ang nag-iisang nilikha na perpekto ng Diyos Ama. At dahil nga sa kanyang pagiging walang bahid, inakala nito na siya ay kapantay na mismo ng Diyos na lumalang lamang sa kanya. Doon nagpa siya ito, nagagawa siya ng sarili niya na trono. Ang trono na mas mataas pa dapat sa kinalulugdan ng Diyos Ama na may likha mismo sa kanya. Upang maisakatuparan ang nais niya na sariling mas mataas pa na kaharian, kailangan niya ng mga magiging tagasunod ang mga magiging tauhan niya. Doon, isa-isa niyang nilaso ng kaisipan ng mga kasama ng mga anghel kung ano-anong kasinungalingan ang sa kanila ay kanya na tinuran. Hindi naman nabigo ang talipandas na anghel. Marami sa kanya ang sumama at naniwala. At nang sa tingin nito ay sapat na ang lakas na nakuha niya, saka sila nagsimula na atakihin ang hukbo ng Panginoong may likha. Dito na nagsimula ang tinatawag na digmaan sa kalangitan. Halos walang makagapi sa noon ay ang taksil na anghel na si Lucifer. Hanggang sa masagupa niya ang arkanghel na si Michael. Si Michael ay ang pinuno ng mga matapat at mapagmahal na mga anghel sa panig naman ng Diyos na lumikha at nagpatuloy ang laban sa kalangitan sa alab ng labanan upang magapi ang pinuno ng arkanghel na si Michael. Nagpalitan niyo itong si Lucifer. Ginawa nitong isang mabangis na dragon ng sarili at saka nito inatake ang matapang na si Gabriel. Sa kainitan ng labanan, inilabas ni Michael ang kanyang nag-aalab na espada at itinarak sa dragon na si Lucifer. At dahil nasa likod ng arkanghel na si Michael ang Diyos Ama na lumikha, kahit ano pang gawin ng talipandas na si Lucifer ay hindi niya matalo ang sadyang napakalakas na kabilang grupo. At dahil dito, tuluyan na nga na nagapi sila, kasama na ang mga anghel na niloko at nabuyo niya. Lahat sila ay pinaalis mula sa kalangitan at ipinatapon sa impyerno. Ngunit hindi pa ito sapat na kaparusahan para sa taksil na anghel na si Lucifer. Mula sa pagiging halos ay ang pinakamaganda at pinakaperpekto sa lahat ng anghel na ginawa ng Diyos Ama, pinarusahan ito upang maging halimaw at nakakatakot ang itsura. Maging ang mga sumama at naniwalang mga anghel sa kanya, lahat sila ay nag-iba ng itsura. Sa impyerno habang nakakulong sila, hindi nagbago ang nais nito laban sa Diyos Ama. Nais ni Lucifer na ipaghiganti ang naging pagkatalo niya. Habang nasa impyerno, narinig nito ang usap-usapan na may gagawin ng Diyos Ama na mas perpekto pa na nilalang. Mas perpekto at mas mamahalin niya ng higit pa sa mga anghel na ginawa niya. At dahil sa inggit, mas nagpuyos ang damdamin nitong si Lucifer. Ayon sa kanya, narinig niya na ang nilalang na ito ay gagawin na kawangis mismo ng Diyos Ama na lumikha. Kaya naman nagbalat kayo ito bilang isang ahas. At saka pinasok ang hardin ng Eden. Nang magtagumpay ito na makapasok, kinumbinsi niya ang noon ay inosente pa na si Eva na suwayin din ang pinakamahalagang utos sa kanila. Ito ay ang kumain ng ipinagbabawal na bunga. Gamit ang lason ng kasinungalingan na ihatid dito sa ating mga tao ang tinatawag na ang orihinal na pagkakasala o ang tinatawag na original sin. Dahil sa kasalanan ito, napalayas ang mga unang tao sa paraiso. Matapos ang natamong tagumpay, ipinangako ni Lucifer na kanyang gagawin ang lahat. Igugugol ang walang hanggan upang mas madarang pa sa kasalanan ang mga tao at upang mas lumayo pa ang loob nito sa Diyos Amang may likha sa kanila. Sa pamamaraan ng pagiging makasalanan ay tulad niya, walang paraiso na mapupuntahan pa. Dahil sa pagiging mapagmalaki at inggit, hindi na maililigtas pa
ang noon ay ang pinakamagandang anghel. Kaya naman kung hindi niya matatamasa ang kaluwalhatian, walang iba na dapat makaranas nito. Habang panahon, tatangkain ni Lucifer na gawing makasalanan ang pinaka-importanteng likha ng Diyos Ama, ang likha na pinakamamahal niya, tayong mga tao. Mga katinagalog ko, abangan po ninyo ang chapter 2 ng kwentong ito hanggang sa makilala nyo ang iba pang mga diablo at ang mga nilalang sa kwentong ito. Mga katinagalog, sa palagay po ba ninyo, mas matindi po ba ang inggit o ang pagiging mapagmalaki? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.